Nang unang tumistigo si Mark Dumago nitong Disyembre, hiniling niyang wag muna siyang ipakilala para mapangalagaan ang kanyang pamilya. Pero ngayon, hayagan na siyang lumantad. Nag-text na rin daw ang kanyang ama at sinusuportahan ang kanyang desisyon. Wala namang nagbago, wala pa rin kagatul-gatul kung sumagot si Mark. At tulad ng kanyang affidavit na isinumite sa korte, pinaninindigan niyang nirecruit siya ng isang TV network para i-monitor ang AGB Nielsen meter devices sa Bacolod. Lumantad daw siya para lumabas ang katotohanan. Naiinis kasi sinasabi nilang nagsisinungaling daw kami, hindi totoo yung sinasabi namin dito. Kaya nga, ito, lumantad na ako. Hindi nga kami empleyado ng GMA, pero nagtrabaho kami para sa GMA. Dati pa alam naman namin na i-deny kami ng GMA pag nabuko yung operation namin. Kasi ang trabaho namin sa GMA confidential eh. Kaya alam naman namin na i-deny kami ng GMA pag nangyari ito. Sabi ni Mark, April 2006, nang makamiting nila sa Time Out Resto Bar sa Bacolod, ang umano'y kinatawan ng TV network na nag-recruit sa kanila. Sabi niya, ito si na manager ng Iloilo TV. Kaya kami nandito ngayon kasi may papatrabaho kami sa inyo. Basta ito ang tatrabahuin natin. Una, magkukuha kayo ng pulso sa area kung sino yung mas pinakamalaki sa rating na sa TV. Ay kinuha ang kanilang grupo bilang taga-survey ng mga nanonood ng TV. Eksperto raw sila rito dahil karamihan sa kanila ay field coordinators ng isang radio station sa Bacolod. Pero pagkatapos ng dalawang buwan, iba na umano ang pinagagawa sa kanila. Tapos, nung huli, sinabihan niya kami na may papagawa daw sa amin na confidential na trabaho. Ang sabi naman namin, sir, ano ba yung ipapagawa mo sa amin? Sabi niya, ning tungkol ito sa AGB meters. Ilang beses umano nilang binalik-balikan ang AGB panel homes hanggang pumayag sa kanilang alok. Basta i-offer lang daw namin yung 500 na gross na pera at saka 300 groceries buwan-buwan. Kapalit na papanoorin yung GMA na mga programa. Sabi nga sa amin ni 40% yung GMA, yung 60% sa ABS. Kasi alam na naman daw nila natalo sila doon sa Bacolod, kaya 40 na lang yung dapat kuhanin na prosyento. Karamihan pumapayag daw na lumipat ng istasyon. May ilan na umaayaw. Pero ang kabilin-bilina nila sa mga panel home na nilalapitan ay ang panatiliing sikreto ang kanilang transaksyon. Sabi namin, manang huwag kang mag-alala. Iniwag mo ang isumbong. Pag sinumbong mo yan sa AGB, mawawalan ka, papanoorin lang yung mga programa ng GMA. Ganyan lang. Tapos buwan-buwan may tatanggapin sila na 500 saka groceries. 20% yung hindi tumatanggap. So may 20%? Oo. Bakit daw? Kasi bakit daw binibili namin doon yung karapatan nila? Ganyan. E kami nung naman, minsan nagagalit niya yung may-ari ng mga bahay eh. Kasi yung iba kasi diehard sa ABS-CBN eh. Ginawa umano ito ng grupo ni Mark mula Hunyo 2006 kapalit ng 6,200 pesos na sweldo at 115 pesos na cellphone load kada buwan. May pinipirmahan umano silang voucher tuwing kukunin nila ang kanilang sweldo. Pag sinasweldohan kami ni may pinipirmahan siya sa amin. Amin si chair na may nakalagay RGMA. Pero minsan nadedelay daw ang kanilang sahod dahil sa istasyon pa sa Maynila galing ito. Sabi ni amin si daw. Yung may alam nito na confidential na gawain sa AGB. Yun po ang pagkakasabi ni namin. O, pinanggit ba siya na mga official sa Maynila? May bas-bas daw. Alam ni ginagawa namin. Umiikot din. Sabi pa ni Mark, ang pagkakasabi sa kanya ay hindi lang sa Bacolod may ganitong operasyon ang TV network. Meron din daw sa Davao, Cebu at Iloilo. Meron din ibang area, city, na ginagawa ito. At tulad nung sa Iloilo, wala na sila problema kasi sa AGB, meron silang insider na tauhan ng AGB mismo. Yun ang insider yung ginagawa, yun nagbibigay ng impormasyon sa kanila kung saan mas madali nilang mahanap yung meters na sa bahay kasi may contact sila sa loob, yung insider. Tapos ang
pagkakalam namin, yung sweldo ng insider ng nila sa AGB, yung dudoblehin yung sweldo. Tapos araw-araw, 300 na load. Tanggap na ni Mark na mayroon pa rin hindi maniniwala sa kanyang ibinunyag. Handa ka po ako magpa-imbestiga kahit na po sa GMA pa. Ganito pa rin yung sasabihin, ulit-ulitin ko lang naman. Nananawagan si Mark sa mga miyembro ng panel homes na kanilang kinontak at ng mga tulad niyan na umano'y ni-recruit para hanapin ang AGB metering panels. Panahon na raw para sila lumantad at nang mabunyag ang katotohanan ukol sa umano'y anomalya sa TV ratings. Jing Castaneda, Patrol ng Pilipinas.